ng tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to palengke, palengke. Each morning I go to palengke. Hi, it's me Aling Maria and welcome to my channel. And today, gagawin na natin yung binili natin ng nakaraan. So, pero hindi lahat. Dalawa muna ang gagawin natin ngayon. Ang gagawin natin ay DIY playsuit. Ayan. Itong DIY playsuit natin ay bagay na bagay sa binili nating shirt. Kung makikita nyo, masyado siyang plain. Isang red at isang black. Ayan. Kung makikita nyo, boring! Itong DIY playsuit natin ngayon ay bagay sa lahat. Lalo-lalo sa mga kumare natin na hindi teenager. Saka tulad ko, seriously, what the fuck are you doing? Ayan, sa lahat ng mga kumare na teenager o kahit anong ager, bagay na bagay to. Wow. Dahil itong ating playsuit na to ay hindi lang siya basta para siyang swimsuit. Ayan. Wow. Pwede mo siyang ipang swimming? Pwede mo siyang ipang swimming, then pwede mo din siyang panglakad. Dahil bagay na bagay to sa mga momji, sa mga kumare at sa mga teenager na mahilig magtakin. Para yung mga damit natin hindi laging umaangat kapag pinat-act-in natin. Hindi yung palagi umaangat at umaangat tapos babakal yung baba ng ganyan, di ba? So mas maganda talaga siya sa mga kumare natin. Kaya umpisa na natin ang paggawa ng playsuit. Una ay kunin muna natin ang sukat ng ating first hips. Ito ay nasa pagitan ng waist at hips, mula sa leeg papunta sa first hips. I-fold sa gitna ang blouse, sukatin yung first hips, at markingan. Mula sa center front ay magsukat ng 1.5 inches at markingan. I-connect sa first hips at gagamit tayo ng French curve para sa korte ng ating legs. Gupitin ng may 1/2 inches sewing allowance. Mula sa neckline ay magsukat ng 2 inches at markingan papunta sa center front. At mula sa dugtungan ng sleeve ay magsukat uli ng 2 inches papunta sa gitna ng shoulder at markingan papunta sa kilikili. Markingan lamang ang front at gupitin. Magsukat ng 6 inches mula sa center ng batok at kortihan ng pabilog. Same procedure lang sa pagkating ng armhole sa front. At i-overlock ang lahat ng sides na nakat natin. Sa natitirang mga tela tulad ng sleeve ay tastasin muna natin. After nating matastas, ay plantsahin muna natin.
magsukat ng 1 inches para sa ating ruffles. Fold natin ang na-overlock nating mga sides na nakat natin. After ma-fold lahat, planchahin na natin. Pagdugtungin ang lahat na nakat nating ruffles. At i-overlock both sides. After ma-overlock, ay tahiin natin ng pashearing sa gitna. At i-attach sa buong neckline. Gagamit tayo ng automatic para ikabit sa dadlara ng ating playsuit. Isukat muna natin kung may i-repair pa tayo. Depende sa inyo kung lumuwang ang armhole, pwede nyong i-repair. O kung hindi ito magkasya sa punja, ay pwede nyong dugtungan ng kahit mga 2 inches. Gagawin naman natin ngayon ang second playsuit natin at i-fold uli. Same lang ng procedure sa nauna nating ginawa na red na blouse. Magsukat ng 3 inches mula sa neckline pababa. At mula sa neckline ay magsukat ng 6 inches at kortihan ng very very light at i-connect sa 3 inches na sinukat natin.
at i-overlock sa natitirang tela na sleeve, tastasin at magsukat ng 1 inches para sa ating string. I-fold natin ang lahat ng sides na na-overlock. At plantsahin natin. Pagdugtungin ang kinat nating 1 inches para sa gagawin nating string. I-fold ang magkabilang gilid at bastingan ng 1/16. At plantsahin natin. At ilagay na natin ang string sa neckline at i-flat ng mabuti. Lagyan ng pin para hindi mahulog. At tahiin na natin. At maglagay ulit tayo ng automatic sa bottom.
Sukatin natin kung may i-re-repair pa tayo. Kung hindi magkasya sa inyo, pagdating sa bottom ay dugtungan ng at least 2 inches. Ng ating play suit kung para noong una natin siyang binili, napakaganda rin na makeover siya, diba? Kaya tingnan nyo, iba talaga kapag pa-play suit ang gagawin nating mga damit kapag nakatakin, dahil hindi na talaga siya as in aangat kahit ano pang gawin ninyo. At isa pa, pwede mo pa siyang gawing swimsuit. Iba, ang ganda-ganda. Pero syempre, hindi ko na mapapakita sa inyo kung paano ko sinuot, ha? Alam nyo na yon, hindi ko pwede yun. Bawal yun. But anyway, sa lahat po ng mga nakasubscribe sa akin, maraming salamat. At sa lahat po ng mga sumuporta sa akin, maraming salamat. Kung makikita nyo, di ba? Ang ganda, ito nagustuhan ko. Kung itong kulay ito, may harness pa siya. Diba? Harness pa si Mayor. Ang ganda-ganda, di ba? At yung kulay pula, maganda din yung may wrappers. Tapos, ang haba ng... Ang ganda, di ba? Ito kasi may pa-harness ni Mayor. Depende sa inyo kung gusto niyo pang isagad hanggang sa mga bubay ninyo. So wala naman kasi ako ipapakita cleavage. So hanggang dito na lang siya. Hindi na ako nangangarap pa. Sa lahat po ng mga gustong laliman pa, ayan, at may pakikita cleavage, sige, ipakita niyo lang. Buong lang. Hindi ba sakit? Hindi naman. Masakit. Seriously, what the fuck are you doing? Yan. So, okay lang yan hanggang dito dahil wala naman talaga akong kailangan ipakita. Yan, okay na yun. Kaya mag-like, i-share, mag-subscribe, at pakiclick na rin ang bell icon para palagi kang updated sa aking vlog. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching! Marie.